Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shopinus.com. Easy, secure, happy shopping! Ang ITCZO Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at yung isa naman mula sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring maranasan ang pagbaha sa mabababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang sama ng panahon o weather disturbance. Magandang umaga, Pilipinas. Nagbabalik po ang Panahon TV. Batay nga po sa ating panayam kay Pag-asa weather forecaster Henry Kitlong, malaking bahagi nga nitong ating bansa ang makakaranas pa rin ng epekto ng ITCZ o ng Intertropical Convergence Zone. Kaya naman importante na bitbit mo nga ngayong araw ang iyong rainy day essentials. Alamin natin ang forecast ng Pag-asa para sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin po natin dito sa Metro Manila, huwag kalilimutan magdala ng payong dahil posible nga itong mga pulupulong pag-ulan o yung mga pagkidlat at pagkulog sa maghapon. Temperatura natin 25 hanggang 33 degrees Celsius. Maulang panahon din para sa Puerto Princesa hanggang sa bahagi nitong Legazpi at pati na rin sa Tagaytay. Inaasahan naman nating magpapakita si Haring Araw sa Olongapo pati na rin dito sa bahagi nitong Baguio at Tuguegarao habang 25 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura sa Lawag. Kaakibat yan ng mga pag-ulan ngayong araw. Huwag naman kalilimutan magbao ng jacket, lalo na po kung kayo ay naandito yan sa iba't ibang parte ng Visayas areas. Kabilang po dyan, ito nga Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu. Bukod nga kasi sa mababang temperatura ay posible rin itong mga pag-ulan ngayong araw. Ayon po sa Pag-asa, inaasahan natin na 25 hanggang 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura natin ngayong araw ng Huwebes. At panghuli na lamang para sa ating mga taga-subaybay for Mindanao areas. Makakatulong din kung kayo po ay magbibitbit pa rin ng payong sa inyong paglabas ng tahanan dahil inaasahan natin na magpapakita naman si Haring Araw. Pero magagamit mo yung payong na yan panangga sa mga pulupulong pag-ulan o itong mga pagkilat at pagkulog, lalo na yan sa latter part of the day. Sa Cagayan de Oro, pati na rin sa Metro Davao hanggang sa bahagi ng Zamboanga, mayroon tayong temperaturang maglalaro between 24 hanggang 32 degrees Celsius ngayong araw ng Huwebes. At para mas kumpletuhin ang ating taya ng panahon, silipin natin ang forecast ng Pag-asa para sa mga piling lungsod ng Pilipinas. Kabilang po dyan itong kabanatuan city na makakaranas naman ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may chance ng mga pulupulong pag-ulan o yung mga pagkidlat at pagkulog. 24 hanggang 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Naku, mas maulang panahon naman ang inaasahan sa Kalayaan Islands pati na rin sa Calapan, Dumaguete at sa Rojas. Ang agwat ng temperatura sa ating mga nabanggit na lugar, pagitan po yan ng 23 hanggang 31 degrees Celsius. Sa atin pa rin mga piling lungsod, mag-ingat pa rin sa posibleng epekto ng mga pag-ulan ang mga residente ng Catbalogan at pati na rin at Tagbilaran. Sa General Santos, Surigao at sa Dipolog, magpapakita naman si Haring Araw pero maging handa pa rin sa mga pulupulong pag-ulan o mga pagkidlat at pagkulog. Dito sa ating programa, hindi lang lagay ng panahon ang binabantayan, kundi maging ang mga usapin na may kinalaman sa kahandaan sa mga sakuna gaya ng lindol. Kaugnay niyan, Metro Manila Shake Drill, kasado na ngayong weekend. Batay sa anunsyo, bukas uumpisahan ng drill na tatagal ng hanggang Linggo. Ito po ay bilang paghahanda sakaling tumama ang Big One o malakas na lindol sa National Capital Region. Pinaaalalahanan naman ng MMDA ang publiko na ang drill ay hindi dapat ilaan sa pagsasabi
pag-selfie o pagkuha ng larawan kung di sa pagseryoso sa kahandaan. Ito nga ang kauna-unahang na pagkakataon na 4 na araw ang itatagal ng drill kung saan ang bawat senaryo ay ipapakita at bibigyang aksyon sakaling ang tumama ang isang malakas na lindol na tinatayang maaring kumitil ng aabot sa 37,000 katao sa NCR. Para mas maging makatotohanan ng drill from scratch din ang magiging setup, yan po ay sa quadrant commanders, kabilang dyan ang North, East, West at South. Nataon naman ang drill sa magnitude 6.5 na lindol na katatapos lamang at tumama nga sa Visayas noong nakalipas na linggo. Kaya naman, pinaalalahanan ng publiko na makilahok sa mga aktibidades na kaugnay nito. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ng ilang paalala. Bye.